guys, maligayang pagbabalik muli sa aking channel, lalong-lalo na po sa mga kapwa kong kabayan or OFW na nandito ngayon sa Saudi Arabia na nanonood sa akin ngayon. Si Ray po ulit, nagbabalik na naman para sa panibagong update regarding sa COVID-19 cases ngayon dito sa Saudi Arabia, pati na rin sa buong mundo at sa Pilipinas. Pero bago ko umpisahan, kung ikaw na nanonood sa akin ngayon at bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe at i-click mo na din yung notification bell na katabi para ma-notify ka at updated ka sa mga bago kong upload na video. Bago natin puntahan yung pinaka-highlight ng video na to ang regarding sa update ng COVID-19 cases ngayon dito sa Saudi Arabia, atin muna alamin ang latest na update ng COVID-19 sa buong mundo. So ayon sa inilabas na impormasyon ng World Meters Info, as of March 5, 2021, ang coronavirus cases na ngayon sa buong mundo ay meron na ngayong mahigit 116.3 million na case, at yung bilang na ngayon ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa buong mundo ay meron na ngayong mahigit 2.5 million at yung bilang na ngayon ng mga recoveries ng COVID-19 sa buong mundo ay meron na ngayong mahigit 91.9 million at yung active cases pa ngayon ng COVID-19 sa buong mundo ay meron pa ngayong mahigit 21.7 million na case. So yun yung latest na update ayon yan sa World Meters Info as of March 5, 2021 4 PM oras yun dito sa Saudi Arabia. Ngayon naman atin naman alamin ang mga bansa na may pinakamadaming COVID-19 na case as of March 5, 2021. So ang bansa na nangunguna na may pinakamaraming COVID-19 na case ay nangunguna pa rin yung bansang USA na ngayon ay meron ng mahigit 29.5 million na case. Pangalawa yung India na merong mahigit 11.1 million na case. Pangatlo yung Brazil na merong mahigit 10.7 million na case. Pang-apat yung Russia na merong mahigit 4.3 million na case. Pang-lima yung UK na merong mahigit 4.2 million na case. Pang-anim yung France na merong mahigit 3.8 million na case. Pang-pito yung Spain na merong mahigit 3.1 million na case. Pang-walo yung Italy na merong mahigit 2.9 million na case. Pang-siyam yung Turkey na merong mahigit 2.7 million na case. At pang-sampo yung Germany na merong mahigit 2.4 million na case. So yun yung mga sampung bansa na may pinakamaraming COVID-19 na case as of March 5, 2021. Ngayon naman atin namang alamin ang latest na update ng COVID-19 sa Pilipinas. So ayon sa data ng Department of Health or DOH Philippines, ang total cases na ngayon ng COVID-19 sa Pilipinas ay meron na ngayong 587,704, matapos siya madagdagan ng mga positibong case na naitala ngayong araw na to na merong 3,045. At yung active cases pa ngayon ng COVID-19 sa Pilipinas ay meron pa ngayong 40,074. At yung bilang na ngayon ng mga recoveries ng COVID-19 sa Pilipinas ay meron na ngayong 535,207. Matapos siyang madagdagan ng 178 na bagong recovery na naitala ngayong araw na to. At yung bilang na ngayon ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa Pilipinas ay meron na ngayong 12,423 matapos siyang madagdagan ng 19 na reported death ngayong araw na to. At yung Pilipinas ngayon pang number 30 na sa buong mundo na may pinakamaraming COVID-19 na case ayon niya sa World Meters Info. Ngayon naman, atin ang puntahan yung pinaka-highlight ng video na to ang regarding sa update ng COVID-19 cases na kung saan man ako ngayon dito sa Saudi Arabia. So ayon sa Ministry of Health or sa dashboard ng Ministry of Health Saudi Arabia, ang total cases na ngayon ng COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron na ngayong 379,092, matapos siya madagdagan ng mga bagong case na naitala ngayong araw na to, na biglang tumaas na naman na merong 384, at yung Saudi Arabia ngayon pang number 42 pa rin sa buong mundo na may pinakamaraming COVID-19 na case ayon yan sa World Meters Info. At yung bilang na ngayon ng mga recoveries ng COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron na ngayong 369,922, matapos siya madagdagan ng 309
na bagong recovery na naitala ngayong araw na to at yung active cases pa ngayon ng COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron pa ngayong 2,651 at yung bilang na ngayon ng mga namatay dahil sa COVID-19 sa Saudi Arabia ay meron na ngayong 6,519 matapos siyang madagdagan ng 5 na bagong death na naitala ngayong araw na to. Ngayon naman atin namang alamin ang breakdown ng bagong case na naitala dito sa Saudi Arabia na 384. So ang region na nangunguna na may pinakamaraming bagong case na naitala sa loob lamang ng 24 hours ay nangunguna pa rin yung Riyadh region na mayroong 187, Eastern region 68, Makkah 55, Northern borders 24, Medina 10, Al-Qazim 9, Al-Juf 7, Ha'il 6, Azir 5, Najran 5, Tabuk 4, Jazan 3, at Al-Baha 1. So yun yung mga breakdown ng mga regions dito sa Saudi Arabia, dun sa bagong case na naitala ngayong araw na to. So dito sa Saudi Arabia, ngayong araw na to, bahagyang tumaas na naman ang bagong case na naitala at mas marami na naman ngayon ang mga naitalang bagong case kaysa sa bagong recovery. Kaya ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung aksyon na ginagawa ng Saudi government at ng Minister of Health para labanan si COVID-19. Suspendido pa rin ngayon ang mga recreational activities at dine-in services sa Saudi Arabia. Bawal pa rin ngayon ang mga gatherings ng more than 20 people. At tuloy-tuloy pa rin ngayon yung campaign nila para sa libreng bakuna kontra COVID-19. At para sa mga kapwa kong kabayan or OFW na nandito ngayon sa Saudi Arabia na may iba't iba pa kayong katanungan regarding sa COVID-19 cases ngayon, maaari nyo lamang bisitahin yung official website ng Ministry of Health, pati na rin yung iba't iba nilang social media platforms at maaari din kayong tumawag sa Ministry of Health hotline na 937. So yun lang for today yung latest at mabilisan na update regarding sa COVID-19 cases ngayon dito sa Saudi Arabia, pati na rin sa buong mundo at sa Pilipinas. So everyday ganun pa rin, padami ng padami pa din yung COVID-19 na case. Kaya patuloy ko pa rin ipapaalala sa inyo, lalong-lalo na sa mga kapwa kong kabayan or OFW na nandito ngayon sa Saudi Arabia, na magdobli ingat pa rin tayo, gawin pa rin natin yung mga paraan kung paano natin maprotektahan ang ating mga sarili laban sa COVID-19, kagaya ng patuloy pa rin natin pag-practice ng social distancing at yung ugaliin pa rin natin laging maghugas ng kamay gamit ang sabon na tubig, kasi isa yun sa pinaka-effective na way o paraan para labanan natin si COVID-19, kasi recommended siya ni World Health Organization. Patuloy pa rin natin gawin yung pagsuot ng face mask pag nasa labas tayo or nasa public. So dito ko na guys tatapusin tong video na to. So sana tong video na to kahit papano ay nakatulong siya sa inyo. Kaya kung ikaw na nanonood sa akin ngayon at nagustuhan mo tong video na to, huwag mo kalimutang mag-like or mag-share. At kung hindi ka pa rin nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe. At i-click mo na din yung notification bell na katabi para ma-notify ka at updated ka sa mga bago kong upload na video. So that's it for now guys. Thank you for watching. See you on my next video or update. Bye!